What up guys, Char from Chasai TV, back another episode of Reaction Time. Oh my god guys, bago po tayo mag-start, disclaimer muna tayo, no? This is just a reaction video. Wala tayong nilalait na tao or gumagamit ng ad hominem na statement sa mga topics natin dito. Pawang simple opinion lang ng isang Pinoy netizen. So guys, no, ito ay sa mga requested din ng ating mga netizens na magbigay daw tayo ng reaction patungkol dun sa nakaraang na comment ni Mr. Ben Tulfo patungkol po sa Chipipay, na alam naman natin kung sino yung si patas natin, si Attorney Libayan. At syempre, nakita nyo naman sa title, no, na or sa thumbnail natin na ano ba ang mensahe na gusto kong ipaabot kay Mr. Ben Tulfo kung mapapanood niya tong video na to. Kasi as ano na, masyado na ako na OA yan sa mga parinigan, sa mga pasaringan at nagkakahamunan pa di umano. At I think gusto, gusto yan ni Mr. MG. I think he's looking forward kung matutuloy man yan dahil alam niya naman. Clout. Anyway, at puntahan muna natin siguro yung video. Then magbibigay ako ng aking opinion doon sa video. At syempre, punta tayo sa mensahe natin kay Mr. Ben Tulfo. Let's watch. 30 among the top 50, the most subscribed. Kaya kami ho yung nagpapasalamat. Congrats. Iba naman ho itong nakikita ninyo. Ito ho yung mga congrats shows namin. Pero iba naman ho yung content ng aming website. Kaya kami ho nagsasabi, pasalamat ho kami dyan ho sa mga gumagamit ng digital platform at nakikita. Konteksto, no, sinasabi dito ni Mr. Ben Tulfo kung saan nasa mga top sila sa rankings patungkol sa subscribers at allegedly rin daw na kasama sila sa isang mga most viewed sa YouTube. Though di ko alam kung saan nila nakuha yung datos pero I'm pretty sure na nasa top sila patungkol sa subscribers kasi di naman ganun karami yung mga subscriber or mga content creator. Actually, di ko nga matatawag na content creator eh. More on televised shows na nasa top talaga sila sa Pilipinas. And let's give credit to Mr. Ben Tulfo at sa kanilang show. At hindi naman natin tinatanggal sa kanila yon. Anyway, let's continue. Kita ho namin kung papaniwalaan ho YouTube. Sa bagay, YouTube partner ho namin yan. Pag kumita ho kami, kumikita rin yung YouTube. Mas malaki nga lang ang kita ng YouTube. Ganun lang ako simple. Pero hindi rin sa ano, no, hindi rin siguro alam ng karamihan. Marami rin po sa mga content ng mga Tulfo Brothers except siguro si Mr. Erwin Tulfo dahil mas chill yung content niya kaysa kina Mr. Raffy Tulfo at saka Mr. Ben Tulfo, no. Marami rin sa kanilang mga video. Di ko naman siguro masabing 60-40. Sabihin natin siguro mga 30% ng ilang mga videos nila is demonetized. Ano po ibig sabihin ng demonetized? Ay, ito po ay masasabi nating hindi nabibigyan ng ads o hindi sila kumikita ng ganung kalaki doon sa video na yun. Dahil nga po may guidelines na sinusunod po ang YouTube na syempre bawal pakita ng patay, nagmumurhan sa TV, bagamat hindi ko alam kung naiintindihan nila yung mura ng Pilipino. So may mga ganun kasing content. Kaya kung mapapansin nyo, yung ibang mga big creators, katulad nila PewDiePie, nila Jacksepticeye, yung mga iba't ibang mga YouTubers na US version ay yung binibip na nila yung pagbumura nila kasi na ano po yun, na-demonetize po ang kanilang mga video. So FYI po sa mga di nakakaalam ng sistema ng YouTube. Anyway, let's continue. Okay. Pero take note, kami ho hindi kami nagnanakaw ng mga content ng iba. Hindi ho kami nanggigiba ng iba para sumikat, para kumita kami. Okay, ibig sinasabi siya dito, no, na patungkol sa pagnanakaw at paggiba. So ano ba ibig sabihin ni Mr. Ben Tulfo patungkol doon sa pagnanakaw at saka doon sa paggigiba? Let's continue. Hindi ka pareho ng mga Chipipay dyan. Nako, yun as pala. As in, nagagalit siya pag sinabing Chipipay. Ayan, so ang pinatutungkulan pala niya doon sa paggigiba at pagnanakaw ng video ay si Attorney Libayan. So ulitin natin, no, lagi ko sinasabi sa channel na ito, nung una ko napanood si Attorney Libayan, in fairness sa kanyang channel, nung una, matamlay. Totohanin naman natin yan, yung mga lives niya, medyo matamlay hanggang uma-upgrade ang kanyang level. Sa pag-upgrade niyang yon from level 1 to level 100, sabihin natin, yung aspeto ng pag-aaral ng batas, hindi nawawala sa content ni Attorney. So again, no, I don't think na napapanood ba ni Mr. Ben Tulfo yung content ni Attorney Libayan ng buong-buo, yung buong konteksto. Kasi it turns out na yung mga sinasabi ni Mr. Ben Tulfo na ginigiba, parang majority sa mga Pinoy, no, hindi naiintindihan ang konsepto ng kritisismo. Pero syempre may good and bad criticism eh. Pero masasabi ko doon sa Attorney Libayan, yung content niya, more on constructive criticism kung paano dapat ang gagawin ng police. Kasi meron tayong makikita mga content ni Attorney Libayan na patungkol sa procedure na doon nate-technical ang mga police. Kaya minsan, ang akala ng mga Pilipino, karamihan sa mga kaso,
ay dahil mayaman yung kinirereklamo, nakakalusot. Pero hindi nila alam dahil sa kakulangan ng ilan nating mga kapulisan, doon nagkakaroon ng problema sa ebidensya. At turns out, dahil mahina ebidensya, nakakawala yung mga suspect o yung mga nirereklamo. So yun ang isa, sasabihin ko, no, isa sa mga natutunan ko in terms of kay Attorney Libayan. At I'm grateful for that kasi minsan na-ingrain sa utak ko na parang automatic pag mayaman versus mahirap, ay, yung mayaman nakakawala lang yan kasi nababayaran yung pulis, yung huwes. Pero it turns out, sa mga technical side pala ng ating mga kapulisan, NBI, kung sino man ang mga PDEA yan, kung sino man mga in-charge sa panguhuli, ay meron silang mga lapses sa kanilang mga moves. So, I'm grateful for that na, ito pala yung aspeto ng isang bagay kung bakit nakakawala yung mga mayayaman, di ba? Ngayon, sa pagnanakaw naman, I think, doon nga nalilito si Sir Ben Tulfo, no, na pag gumagawa ka ng video katulad ng akin, gumagawa ako ng criticism o comment o reaction base sa kanyang sinabi. At pasok po yun sa tinatawag nating fair use. At later on, pag-uusapan natin yung fair use. Anyway, let's go back. Dahil ng kanyang laman, lagi ang Tulfo Brothers tinatanong kung saan. Kaya naman lagi laman ang Tulfo Brothers. Again, no, mas marami yung kay Mr. Raffy Tulfo, hindi yung kay Mr. Ben Tulfo. Iyon ang fact. Again, I'm sorry Mr. Ben Tulfo, no. Mas marami pong content nyo sa regarding po sa Raffy Tulfo in action kaysa sa Bitag. Kung meron man natatouch na topic dyan, yung usually yung doon sa judge, yung sa, yun nga yung fair use na issue, so doon lang. Pero most of the time, kaya mas maraming nako-content din kay Mr. Raffy Tulfo kasi lahat ng nagka-trending, nakukuha nilang kaso. Unlike sa Bitag, na again, with all due respect po doon sa show, yung mga trending, hindi nila masyadong napupunta sa kanila. Pero again, meron pa rin naman tumatangkilik sa Bitag. To be fair din naman sa kanila. Anyway, let's continue. Daw si ganito si Raffy at ako sinusubukan, hindi ko naman pinapansin. Ano yung sinusubukan? Saan susubukan? Kasi kung ako tatanungin, maganda magsubukan sila patungkol dun sa alleged o mga inaakusan ni Mr. Ben Tulfo na pagnanakaw. Kasi mas gusto ko dun pumunta sana yung usapan kaysa dun sa kung saan pamparte ng usapan mapunta. Kaya nang gagalaiti, sinasarapan, hayaan na natin kumita. Kaya ikaw naman. So the mere fact na ina-acknowledge ni Mr. Ben Tulfo na hayaan natin kumita, bagamat sinasabi niya pagnanakaw, hindi ba parang contradicting yun? Para sa akin lang naman, ha? Hindi ko lang alam sa inyo mga netizens sa nanonood sa atin ngayon na parang for me, no, it's quite contradictory lang na ayaw mo nung pagnanakaw dun sa content pero okay lang pala na kumita si attorney. Di ba parang napaka-contradiction nung sinasabi ni Mr. Ben Tulfo. So yun nga ang wish ko nga talaga is, mamaya, sabihin ko yung wish ko, no? Let's continue. Attorney no case. Oh, ad hominem. Go ahead, keep on doing it. Lalo kitang binubuisit, pero hindi ko babanggitin. Pero hindi naman nabubuisit si Atty. Libayan sa ganun eh. Kasi alam naman niya yung ad hominem eh. Kahit di naman ako nakaka-receive ako ng ad hominem. Sausawero, marites daw ako. So, I don't care. Alam ko naman ang ginagawa ko. Gumagawa ako ng reaction videos. Pagiging marites ba yon? I don't know sa inyo. Pero para sa akin, gumagawa ako ng mga reaction videos base sa nararamdaman at pulso rin ng ilan natin mga netizens. Is that illegal? Pero I'm pretty sure na that's not illegal. Anyway, let's continue. Channel mo at ang pangalan mo. Balita ako, brusko ka raw. Balita ako. Sorry, no. Sinabing brusko and ano ba? Marunong ka raw sa martial arts. Ayun, martial arts, no. I think I'm part to be blamed on this. So, may kita nyo ngayon sa picture, yung sa screen nyo ngayon. Medyo kinuha ko yung part ni Attorney Libayan dyan na nag-flex siya. In-edit ko lang yun. Binuff ko lang ng konti si Attorney. Sorry naman po, sorry. Binap ko lang naman siya para lang sa, syempre, thumbnail. Ano ba ang style ng thumbnail? Mang clickbait, di ba? So, binap ko si Attorney do. So, baka yun na nakita ni Mr. Ben Tulfo. Kaya akala niya, yun na nga ang nangyayari. Nagkakaroon ng bruskuhan, no? Pero, in-edit ko lang po yung nakita niyong picture. Anyway, let's continue. Balita ko, lalaking lalaki ka raw. Ako yung nagsatanong lamang. Ano naman issue kung lalaking lalaki? Totoo ba to? Kasi kung totoo to, I will give you my phone numbers. Mamili ka. Pero doon naman sa laman, ano laman? hindi kita bibigyan. I will not glorify what you're doing. Dapat sa'yo, naghahanap ng kaso. Lahat ng mga content mo, nagbibigay ka ng kaalaman, educational, informational sa mga batas. Yun na nga po yun. Ako, Mr. Ben Tulfo ako, I testify. Bagamat sabihin ng iba, simp ako kay attorney. Pero syempre, lahat naman ng tao may biases, no?
So, to be fair naman kay Attorney Libaya, in terms sa kanyang content, may nakapaloob naman na batas, kahit Axie Infinity pa yan. Kahit paulit-ulit at redundant na yon, syempre. Ako personally, nare-redundant ako sa Axie, pero syempre, content ni Attorney Libaya yan. So, his channel, his rules. So, bagamat paulit-ulit yung Axie, hindi pa rin naman nawawala aspeto ng batas doon. So, may natutunan pa rin naman tayo. Minsan nga lang, may iba akong ini-skip dahil di ako interesado. Pero at the end of the day, yung content ni attorney is may patungkol pa rin sa batas. Kasi kung walang batas yun, hindi dapat batas natin, di ba? Marites natin. Reaction video natin dapat yun, di ba? But anyway, let's continue. Sa mga bagay na dapat malaman ni Juan de la Cruz, hindi yung si Bentulfo, paborito mo, hindi kita pinapansin. Crush mo ba ako? Parang hindi naman, Mr. Bentulfo. Much more on kay Mr. Rapi pa. Type mo ba ako? Tsaka bakit doon na napupunta yung usapan? easy. Mga boss! Okay, so before tayo magpunta doon sa sinasabi kong wish ko or sana message ko kay Mr. Bentulfo, tingnan natin guys sa statistics ng dalawang channel to. Ang batas natin, Bitag. So nakikita nyo sa screen nyo ngayon ang kanilang information. Obviously naman na ang Bitag ang panalo in terms of subscribers. It's 4.62 million. 4.62 million subscribers si batas natin. 249,000 lang naman. So siguro ang sinasabi ni Mr. Bentulfo, kaya ayaw niyang sawsawan or whatever, ayaw niyang mag-glorify siguro yung or mas malaman ng tao na merong channel na ganito na batas natin na nagbibigay ng kritisismo. Anong kritisismo? Bad or good? Constructive criticism paukol sa kanilang mga ginagawa sa kanilang show. So ano ba yung ginagawa nila sa show? Siyempre yung parang trial by publicity na style. Aminin man o sa hindi nila na mukhang trial by publicity yon. On my own opinion, I think it's basta pag na-brand ka nire-reklamo, automatic meron na sa yung bad connotation. Kaya medyo nasabi nating ano rin yon, medyo pangit na side yon, no? So makita niyo naman dito ang views. In terms of views, nasa 1.662 million 38,453. Compare natin kay batas natin nasa 25 million views lang. Pero almost same lang sila nag-join ng YouTube. Pero yun nga, si attorney kasi natin ay si attorney Dibayan, eh hindi naman siya masyado nag-focus nung mga time na yan patungkol sa contentan. Contentan. Unlike sa Bitag, syempre, it's their bread and butter. Pero this is the interesting part actually. Punta tayo sa videos. So ko-compare natin, no guys. Meron kasi sinasabi si ano ni si Bitag na parang nagnanakaw daw si Attorney Libayan sa kanyang content. At syempre, kasama na pagnanakaw ng content, pati na rin mga nanonood. So compare natin, in terms of panonood, sino nga ba ang lamang sa views? So tingnan natin dito, ayan, sa Bitag, meron tayong comparison dito. Tanggalin ko aking mukha. Ayan, so makikita nyo dito guys, no? Doon sa first three, kay Attorney Libayan, 32K, 22K, 65K. Ito, kay Attorney Libayan, ano yan? Si Rafi Tufin Action. Dito naman kay Mr. Bentulfo, to may live siya ngayong oras ito while we're recording. Yung kanyang show kanina na 3.5K views, 4K, 18K, 2.7K, 7K. Compare ulit natin. So nakikita niyo naman yung ano eh, yung pagkakadiferensya, no? Kung sino ang mas parang marami ang nanonood. Majority, halos majority naman ay lumalamang ng konti. Sa recent to ah, sa recent, si Attorney Libayan. So meron din tayo guys, siyempre sabihin ng iba, eh unfair naman yun, yung show kasi ni Mr. Bentulfo o yung Bitag, umaga nilalabas yan. Si Attorney Libayan, gabi. So compare natin yung mga main time slots nila, no? So yan, start tayo kay Attorney Libayan. Ito ang kanyang topic to nung paggabi. Ito yung kay Mr. Bentulfo, no? Kung makikita nyo dito sa ating ilalim, ang viewership niya, nag-start to ng 8 o'clock, kung di ako nagkakamali, 8:15. 8 PM, so gabi to, 3.7K ang nanonood. Sa Facebook, sa kanyang Facebook naman, ay 886. The same content. Punta naman tayo ngayon kay Bitag na umaga nagsushow. So makita niyo sa baba dito, it's 709. So comparing kay Attorney Libay na panggabi, medyo malayo ang diferensya. Pati rin sa Facebook. Ayan. Sa Facebook, nagkakalapit eh. Mas marami yung kay Bitag sa Facebook. Next! Ito naman, para patas ang laban, di ba guys? Ito naman guys, no, para patas yung laban, di ba? Pakita naman natin, kasi nagla-live din si attorney ng umaga, sometimes mag-busy siya. So, i-compare naman natin sa umaga niya, kasi unfair nga naman yung gabi si attorney Libayan, so mas marami nang nakauwi sa bahay, unlike kay Mr. Bentulfo, pumapasok pa lang yung mga tao. So, i-compare natin ngayon yung umaga na stream ni batas natin kay Bitag. Ayan. So, makikita nyo dito guys, no, yung ulit kay Mr. Bitag, ulit yung content, no. Ang nanonood sa kanya is 900
24 sa YouTube. Sa YouTube niya ulit is 692, ibang content naman. Pero umaga rin to. At sa Facebook is mas konti, 236K. So kung babalik natin kay Bitag, 709, comparing kay batas natin, 924. So in terms of viewership, kahit sa umaga, malakas pa rin si batas natin. Except nga lang dun sa Facebook na medyo mas mataas si Bitag. So what's my point? Ang punto ko is, again, with all due respect sa Bitag and sa Bitag team, parang para sa akin, no, mas interesado ang mga tao ngayon na sa mga content ni Attorney Libayan, patukol sa mga trending, sa mga batas. So ang aking propose, Mr. Bentul, kung napapanood yung man to, again, no, we all respect and appreciate all the hard works patungkol po, especially, no, especially sa mga kaso nila Mr. Bentulfo sa mga kawatang mga public officials, mga enforcer ng gagancho o ng huhutot ang pera sa mga drivers. Ako na-appreciate ko yung mga gawa ng mga Tulfo brothers po ukol sa ganyang issue. Pero patungkol sa mga private lives ng mga tao, bagamat karapatan ng mga private citizen na magreklamo sa mga Tulfo brothers, for me, I don't find it very, masabi nating tama na nagkakaroon ng trial by publicity sa TV. At syempre, unfair naman talaga yon at nababash ang mga nirereklamo. Sabihin natin, mali ang nirereklamo, pero unfair pa rin naman na mabash siya sa internet. Except na lang sa mga public officials. Pero syempre, dapat dumaan pa rin sa tamang procedure kung public official man yan. At ang aking mensahe, Mr. Bentulfo, kung napapanood niya yan, no, natatandaan ko, meron po kayong in-house o parang meron po kayong lawyer sa Bitag Incorporation nyo or sa Incorporated yan na si Batas Mauricio. Ayan, nakikita nyo sa screen nyo ngayon na nagsasalita. Ako, suggestion ko lang, no, lahat po ng mga paratang ninyo kay Mr. Libaya, kay Attorney Libaya ng batas natin na pagnanakaw, kasi yun, medyo ano yun eh, medyo matinding akusasyon yun eh, pagnanakaw ng videos, yung pangkukontent ni Attorney Libaya, sabi mo is pagnanakaw. So sana gamitin nyo si Attorney Mauricio na sagutin na lang si Attorney Libaya kung ayaw niyong man banggitin ang kanyang pangalan or what. At least, mas credible siguro itong si Attorney Batas Mauricio na magbigay ng counter-argument kay Attorney Libayan. Para kaming mga viewers, win-win kami. Nalalaman namin na, ito pala, may pagkukulang pala si Attorney Libayan sa isang kaso nila na sa Bitag. At ito naman si Attorney naman na Mauricio, ito pala yung side nila in terms of legal aspect. So lahat kami mga nanonood ngayon, winner, dahil natututo kami sa batas. Pero syempre, at the end of the day, no, korte pa rin naman ng magbibigay dyan ng kustisya o hatol patungkol sa mga kaso. Pero at least ito pa, no, natututo kami mga netizen. So yun ang wish ko sana, no, sa mga, sa production at lalo na kay Mr. Bentulfo, paukol kay Attorney Libayan, tigilan na natin yung chipipay, tigilan na natin yung mga attorney no case. Pumunta tayo sa usapan sa mga issues. Pag-usapan natin yung bakit pagnanakaw ang ginagawa ni Attorney Libayan na okay lang na kumita siya. Yun lang, 'di ba? Ewan ko kung mga netizens na intindihan yung aking punto na ako, mapapansin niyo hindi naman ako nakikisabay do sa Lolo Ben, no? Kasi isa sa mga natutunan ko, bagamat sabihin nating nasa lolo age na o nasa generation na si Mr. Bentulfo ng lolo, I find it syempre sa mga ibang fans ng mga Tulfo na baka for them it's insulting. So hindi ako pupunta doon kasi ang paniwala at turo sa akin, paano kang papakinggan ng mga tao kung may mga ganong kang mga remarks sa mga tao. So, para sa akin, again, in my own opinion lang naman, na hindi ako makikibanwagon dun sa Lolo Ben, kundi I will just call him Mr. Bentulfo, Mr. Rafi Tulfo, Mr. Erwin Tulfo, para hindi naman makitang offensive ng mga ibang tao yung ating ginagawang reaction video sa kanila. At sana, again, no, inuulit ko, sana gawan ng legal na commentary ng mga part ng Bitag ang mga sinasabi ni Attorney Libayan patungkol sa show ng Bitag. Para again, patas at magkontentang kayo sa tamang paraan. So again guys, no, comment down below kung ano masasabi nyo sa hidwaang Attorney Libayan at Mr. Bentulfo, kung sino ba ang angat sa kanilang dalawa at sa tingin nyo paano ba dapat nire-resolve ang mga issues patungkol sa mga legality at commentary sa kanilang mga ginagawa. So that's it for our episode guys. Ingatan nawa po kayo ng Diyos sa inyong mga paggawa and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Hey do. Bye-bye.